I walked down the aisle looking at his eyes. I never thought that he will be the person that I will spend the rest of my life with. We have such a rough start. I didn't know how my anger for him developed into something that we call love. I didn't know why, despite of my weakness, his love for me turns into forgiveness. Ayokong umiyak sa araw ng kasal ko, pero ito ako umiiyak ngayon. Umiiyak sa tuwa at narating ko ang dulo ng kasal. Sinalubong niya ako. Nakasuot siya ng puting tuxedo at siya ang pinakamagandang lalaki sa harap ko ngayon. Yung taong kinamuhian ko, yung taong sumaya ng buhay ko. He just saved from the madness of my life. Yung mga bagay na pinangarap ko kasama si Wilfredo, siya ang tumiyupad noon in his own ways. Mahirap pero naging madali para sa akin ang mapatawad siya at mahalin siya ngayon. Higit na ang nararamdaman ko sa kanya, hindi ako perpekto siguro nang dahil sa nakaraan ko, kaya nagawa ko siyang traidorin, lokohin. Oo, imposibleng malimutan ang mga kasalanan, pero nalaman ko na pwede pala yung mapatawad at maayos. You look gorgeous, bulong niya sa akin at saka ako mahinang ngumiti. Tumingin ako sa mga tao na andito sa simbahan. Sila mama at papa na tuluyan ko ng nakaayos, si Marjo na andito sa harap namin at kumukuha pa ng picture. Si Jasmine na hindi ko akalaing dadalo sa kasal namin ay nakangiti sa harap ko ngayon, at si Wilfredo na kahit nagtatago sa likod ay kitang-kita ko naman na nakangiti. Siguro masaya na siya para sa akin. Masaya ka ba? Tanong ko sa kanya. Sobrang saya ko, sagot niya sa akin at humarap kami sa pari. Nagsimula ang seremonya ng kasal. Para akong lutang habang magkatabi kaming dalawa. Napakasaya ko, kinikilig ako na parang teenager. I can't understand myself right now. Ipinikit ko ang mga mata ko nang sinabi ng pari na magharap kaming dalawa. You may now kiss the bride, saad nito at inangat ni Joselito ang belo ko. Remember when we first heard that term, I kissed you in the cheeks and you look like you were grossly kissed, sabi niya sa akin at tumango ako sa kanya. Pero ngayon, hindi ka naiilang, sagot niya sa akin. Bakit naman may ilang iyong lalaking mahal ko na yung hahalik sa akin? Tanong ko sa kanya. Mahal na mahal kita, Florencia, sabi niya sa akin at lumapit siya lalo sa akin. Mahal na mahal din kita, Joselito, bulong ko sa kanya at hahalikan na sana niya ako, pero natawa siya. Parang nakalimutan ko bigla kung paano humulik, sabi niya sa akin. Hinawakan ko ang labi niya. Halikan mo na ako at nang maging romantic na, sagot ko sa kanya, and he did. He placed the sweetest kiss in my lips and the people around the church clapped their hands. Okay now, itatapon ko na ang bouquet, saad ko sa mga tao and I threw it. Si Diane ang nakakuha ng bouquet, and she got mad. Kailangan daw bang ipamuka na wala pa siyang asawa, nanguna tuloy siya na mag-walk out at pumunta na sa reception ng kasal namin. After Joselito's proposal, sa Pilipinas naming binalak ikasal. We will settle here for good too. Matapos ang school ni Marjon, bumalik na kami sa Pilipinas at in-enroll siya dito ng high school, tapos inayos namin ang kasal. Ako ata ang pinaka-excited nang nag-aayos kaming dalawa ng kasal namin during that time. Sobrang saya ko. Let's all welcome Mr. and Mrs. Castor. The MC announced at pumasok na kami sa loob. Andan lahat ng bisita at saka kami naupo sa harap. Tinawag ng MC si Tita Milanya na mama ni Joselito para sa speech niya. Florencia and Joselito, they are not a perfect couple. They have been through a lot. Things that shaped them to become who they are now. Marami sa inyo dito, alam na hindi maganda ang simula ng pag-iibigan nila. Marami dito na involved sa buhay nila, at tinuruan silang maging matapang na harapin ang lahat. My message for you, Florencia. Hindi ako perpektong in-law, there are times na dapat nakialam ako sa inyo pero nanahimik ako, at may oras na dapat nanahimik ako pero doon ako nakikialam. Ngunit kahit na ganun, I saw who you are as a person. You are wonderful at tinatanggap mo lahat ng pagkakamali mo, ganun din ang pagkakamali ng anak ko. I can wish nothing but a more happy and passionate life for you and my son, sabi nito. Sumunod naman ang papa ni Joselito na halos ganun din ang sinabi. Okay, some wants to have a speech. Coming from a childhood friend of the bride.
Mr. Wilfredo Tan, saad ng MC at tumayo ang isang lalaki na naka-black na polo. Mabuti maliwanag dito at nakita ka, sabi ko sa kanya at kinunutan niya ako ng noo. Sige, speech ka na, sabi ko at saka ako tumawa. Magpasalamat ka kasal mo, at magpasalamat ka rin at kahit naka-move on na ako ay understanding pa rin ako, bulong niya pabalik sa akin. Nang magkabalikan kami ni Joselito, Wilfredo sent me a message. Ang sabi niya masaya siya para sa akin and he said sorry for what he had done. Nang dahil dun ay nagkaayos sila ni Joselito ng tuluyan. Mahina siyang ngumiti sa akin at ganun rin ako. Florencia and Joselito, congratulations. Sabi niya sa amin, hinawakan ni Joselito ang kamay ko. Hindi ko akalaing pupunta siya kahit pinadalhan natin siya ng invitation, sabi niya sa akin. Ako rin pero masaya akong nakapunta siya, pakiliwanagan pa nga yung venue baka di siya makita eh, sagot ko sa kanya at tumingin muli ako kay Wilfredo. First of all, I wanted to say sorry sa inyong dalawa. Sorry kasi ako ang dahilan kung bakit nag-ulo ang lahat. Akala ko I wanted Florencia's happiness pero mali ako. Pinahirapan ko siya instead, naging selfish ako. Saad niya at saka siya ngumiti. Para siyang nahihirapang magsalita, pero ngayon, nakita mo na yung taong gagawa ng mga bagay na pinangarap mo. Florencia, I only want you to have a happy life with the person that you love the most. Narealize ko na, magiging masaya rin ako kahit hindi nakita makakasama habang buhay. Bakit? Kasi nung nakita kitang nakangiti, masaya kasama siya, sobrang natuwa ang puso ko. Pakiramdam ko buo na ako. Florencia at Joselito, wala na akong ibang mahihiling pa kundi ang magkaroon kayo ng masayang buhay mag-asawa, saad niya at saka siya tumingin sa akin. Florencia, just remember that Pat Choi will always be here as your best friend. Saad niya at binigay niya ang mikropono sa MC at saka ito bumalik sa upuan niya nagtinginan kaming dalawa ni Joselito at sumandal ako sa kanya. Florencia, I love you, bulong niya sa akin hanggang sa party time na ang nagaganap. Dance ng bride at saka ng groom, tumayo kami ni Joselito at saka kaming dalawa nagsayaw. Hindi ako makapaniwala. Florencia, hindi pa rin ako makapaniwala, bulong niya sa akin. Maniwala ka na Joselito kasi pagkatapos nito, mas mamahalin pa natin ang isa't isa, sagot ko sa kanya. Matapos ang wedding ceremony namin ay dumiretso na kami sa hotel, para makapaghanda sa honeymoon tour namin bukas ng umaga. Magbihis ka na Florencia, baka naiinitin ka na sa gown mo. Kukunin na namin itong gamit, Marjun, mauna ka na sa sasakyan, sabi ni Mama sa amin habang inaayos nila ni Mama Milanya ang mga gamit na iuwi sa bahay. Nakanguso naman si Marjun habang nakaupo sa kama, nagsuot ako ng matinong damit at saka ako lumapit sa bata. Bakit malungkot ka dyan, Marjun? Tanong ko sa kanya at saka ko siya tinabihan. Mom, can I stay here with you dad tonight? Tanong ni Marjun at bigla ang napasilip si Joselito mula sa banyo. Hindi pwede, sabi ni Joselito sa maautoridad na boses sa kanya. Bakit hindi? I want to be beside my mom, sabi niya na parang bata siya. Oo nga naman Joselito, bakit hindi? Bukas pa naman tayo pupunta sa honeymoon natin diba? Florencia, parte na rin ng honeymoon natin ngayong gabi sa kamula ng magkabalikan tayo, hindi na tayo nagkatabi sa kama dahil gitna ng gitna iyan. Sabi niya sa akin sabay turo kay Marjun. Mommy, binubuli ako ni Daddy. Joselito, huwag kang ang magsalita ng ganyan sa baby ko, sito ko sa kanya at saka ko niyakap si Marjun ng mahigpit. Hindi ko siya binubuli Florencia, ang sinasabi ko lang hindi nakita na solo. Gusto kitang solohin, sabi niya na parang bata at nagpapadyak-padyak pa siya. Saka ang laki-laki na niyan oh, binata na yan tapos gusto pang tumabi sa'yo, dagdag pa ni Joselito. Mommy, esa na miss kita e 7 years kitang hindi nakita kaya gusto kitang katabi. Can I stay here mommy? Tanong niya muli sa akin. Florencia naman, maawa ka sa akin. Maawa ka sa asawa mong gigil na, sabi ni Joselito at naupo siya sa lapag saka nagpapadyak doon. Sige na po, Mami, pakiusap ni Marjun.
Itong binata ko naglalambing na naman, sobrang sweet talaga ng binata ko. Sige baby, pwede ka nang tumabi kay mommy at daddy ha. Gitna ka namin ulit, sabi ko at yamakap si Marjun sa akin. Tingnan mo Florencia, tingnan mo yung anak mo, binabalutan ako. Hindi na ako ginagalang, sabi naman ni Joselito. Ma, sabihin mo kay Florencia. Ini-spoil na naman niya si Marjun, parang batang sumbong ni Joselito sa aking mama. Kumpara sa mama ni Joselito, striktong lola ang mama ko. Marjun, hindi ka pwedeng magpahinga dito at kailangang magpahinga ng mommy at daddy mo, sabi ni mama sa kanya. But lola, hindi, halika na at umuwi na tayo sa bahay. Aalis pa bukas ang mommy at daddy mo at kailangan nilang magpahinga, umuso si Marjun at ako naman kinunutin ko ng noo si Joselito. Umuwi ka na Marjun, kasi kami dapat ng mama mo ang magkatabi. Sabi ni Joselito na parang nangbubuyo pa ito. Mommy, bully ako ni daddy o. Sabi ni Marjun at lumabas ang kalaliman ng boses nito. Binata na siya pero kung magpapansin ay parang bata. Si Joselito din kasi nakikipag-asaran, parehas isip bata ang mag-amang ito. Marjun, halika na. Itong kabinata-binata na masyadong gusto pa ring tumabi sa mama niya. Bilasan mo at buhatin mo at ang box dahil di ko kayang buhatin yan, sabi ni mama sa kanya. Mama naman, angal ko pero tumayo rin si Marjun at kinuha ang box. I hate you dad, banta niya at tumawa naman si Joselito, nahiga na siya sa sahig kakatawa, inirapan ko nga siya dahil doon. Bakit mo ko iniirapan? Tanong niya sa akin at niyakap niya ako patalikod. Kasi inaaway mo baby natin. Sagot ko sa kanya. Hindi na baby yon, 15 anyos na yon at may gusto ng ligawan. Hindi na siya bagay pang gumit na at yumpol sa honeymoon natin. Sabi sa akin ni Joselito at pinaharap niya ako sa kanya inalis ang buhok na nahaharang sa mukha ko. Sa kamis na talaga kita, gusto kitang makatabi, makis, mahog, gusto kong gumawa tayo ng bagong baby yung tutong baby ha. Hindi yung pababi tulad ng panganay natin, sabi niya sa akin at natawa ako sa kanya. Kung magsalita ka parang hindi ka rin pababi ha. Para kang batang nagwawala kaya kanina, sabi ko sa kanya. Eh kasi naman eh, gusto ko ngayon kasal na tayo, ako lang yung baby mo, sabi niya sa akin at inilapit niya ang mukha niya sa akin saka siyang umuso. Natawa na lang ako sa kanya at saka ko siya hinalikan. Halika dito ebe baby na kita, sabi ko sa kanya at muli ko siyang hinalikan. We kissed deeply and with power, inilapit niya ako sa kanya at sa kanya akong inihiga sa kama. Hinawakan niya ang kamay ko at tiningnan niya kung paano maghawak ang mga ito. How our hand perfectly fits with each other. Florencia, maraming salamat sa pagpili sa akin sa kabila ng mga nangyari dati, sabi niya sa akin. Ako dapat ang nagsasabi niyan sa iyo, Joselito. Salamat sa pagbalik ng tiwala mo sa akin, sa pagmamahal na mas higit pa sa dati. Maraming salamat kasi kahit tumanda na tayo, pababi ka pa rin at tinalo mo pa yung anak natin. Mahal kita, Joselito. Mahal na mahal kita, saad ko sa kanya at hinalikan niya ako. Mahal na mahal rin kita, Florencia, bulong niya sa akin. At sa sandaling iyon, naging isa ang aming mga katawan. Na parang first time at love namin ang nanagsapasyon namin sa isa't isa. Hoy! Marjun lumabas ka dyan sa lungga mo. Akala mo di kita makikita ha? Tinakasan mo ako. Asan parte ko sa ransom? Nagising kami ni Joselito when he heard a girl's voice screaming at the gate of our house. Sino yun? Tanong ko kay Joselito at bumangon siya. Marjun! Sigaw muli ng boses. It's been 6 months after our wedding and I'm glad to say na buntis ako. Sobrang saya nga ni Joselito nung nalaman niya iyon, tapos binulotin pa niya si Marjun kasi magkakaroon na daw kami ng bagong baby, at dahil sama na ang anak ko sa tatay niya, ayun nag-asaran lang sila buong araw, parehas namang taken. Kaya ngayon nag-aalala ako paano kung magmana ang anak ko sa tatay niya, Diyos ko edi tatlong pa baby ang aalagaan ko. There's a girl outside, sabi ni Joselito at tumayo ako. Sino yan, kaibigan ni Marjun? Tanong ko sa kanya, umiling siya sa akin. I don't think so, parang galit eh.
Kaaway ata niya, sabi niya sa akin at nanlaki ang mga mata niya, nakabuntis ba ang anak natin? Tanong niya sa akin. Mahina ko siyang kinultusan, 15 pa lang yung anak natin, gusto mo nang makabuntis, saad ko sa kanya. Sorry naman hon, kasi naman yung anak natin gwapo mana sa akin, sagot niya sa akin, isip bata ang anak natin mana sa'yo, sagot ko sa kanya at binaba namin ang babaeng nagwawala. Hoy, Marjun, binuksan ko ang gate at natigil ang pagsigaw ng babae. Hello po, bati niya sa amin, yung provoke niyang mukha ay biglang napangiti. Bakit, anong kailangan mo sa anak ko? Tanong ko sa kanya at sumilip din si Joselito. Nabuntis ka ba niya? Tanong naman ni Joselito. Me, you, nabuntis po nun. Mukha ba akong babae para mabuntis ng malambot na yon? Mas manly pa ako sa anak niyo, no, baka ako ang makabuntis doon. Tanong niya sa asawa ko, natawa na lang ako sa sinabi niya sa amin. Ano bang ingay yan? Umalangaw-ngaw ang bagot na boses ni Marjun palabas, nakita ko siyang lumabas ng gate. Sinasabi mo bang maingay ako? Tanong ng babae. Tiningnan ko ang babae at nakita ko na boyish ang pananamit niya, saka maikli rin ang buhok niya. Naka-pixie cut siya pero maganda pa rin siyang tingnan. She is cute, and she have this tomboy aura. Alex, anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa kanya. Alex, yan ba yung kaibigan mong nagpatuloy sa'yo nung nagpanggap kang nakidnap? Tanong ni Joselito. Yes dad, siya yun. Sagot ni Marjun. Nasaan na yung bahagi ko sa ransom? Tanong niya dito at inilahad ang kamay niya. Alam niyo, pumasok muna kayong dalawa sa loob, mag-almusal muna kayo saka kayo mag-usap, sabi ko at pumasok nga sila sa loob, tuloy-tuloy pa rin ang away nila. Naghanda ako ng breakfast namin, napatalo na lang ako nang yakapin ako ni Joselito. Kamusta na si Joselito Jr. sa loob? Tanong niya sa tiyan ko. Nung unang magbuntis ako, Joselito didn't even dare to ask Marjun if he is fine inside my tummy, pero ngayon bawing-bawi siya, hindi yan nakakatulog kapag hirap akong magpwesto sa kama dahil sa malaki na ang tiyan ko. Kung baga masyado siyang nakafocus sa akin. Okay lang po ako daddy, thank you po. Sagot ko at tumingin siya sa akin. I love you Florencia, and I am really thankful that I woke beside you every day. I hope it exceeds a lifetime, sabi niya at saka akong umiti. I love you too Joselito, at hinding-hindi ako magsasawang gumising sa tabi mo, kasama ka, araw-araw hanggang sa matapos ang forever natin, sagot ko sa kanya at saka akong umiti.